Magandang umaga sa inyong lahat. Ang Philippine Statistics Authority mag-uulat ng antas ng inflation sa bansa para sa buwan ng Oktubre 2022. Ang headline inflation ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumilis sa antas na 7.7% nitong Oktubre 2022. Noong Setyembre 2022, ang inflation ay naitala sa antas na 6.9% at 4.0% naman noong Oktubre 2021. Ang average inflation mula Enero hanggang Oktubre 2022 ay nasa antas na 5.4%. Ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Oktubre 2022 kaysa noong nakaraang buwan ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Ito ay may 9.4% inflation at 80.9% share sa pagtaas ng pangkalahatang inflation sa bansa. Ang nag-ambag ng malaki sa pagtaas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa, particular ang kamatis na may 16.0% inflation mula sa 3.5% inflation noong Setyembre 2022. Meat and other parts of slaughtered land animals gaya ng manok na may 11.5% inflation mula sa 9.0% inflation noong Setyembre 2022 at sugar, confectionery and desserts tulad ng refined sugar na may 34.4% inflation mula sa 30.2% inflation noong Setyembre 2022. Ang pangalawang commodity group na nag-ambag ng mas mataas na antas ng inflation nitong Oktubre 2022 ay ang restaurants and accommodation services na may 5.7% inflation at 11.3% share sa pagtaas ng pangkalahatang inflation sa bansa. Ito ay dahil sa mas mataas na presyo ng restaurants, cafe and the like na may 5.8% inflation mula sa 7.4% inflation noong Setyembre 2022. Ang pangatlong dahilan ng pagtaas ng inflation nitong Oktubre 2022 ay ang housing, water, electricity, gas and other fuels na may 7.4% inflation at 2.3% share sa pagtaas ng pangkalahatang inflation sa bansa. Ito ay dahil sa mas mataas na presyo ng mga sumusunod. Kuryente na may 23.6% inflation mula sa 21.4% inflation noong Setyembre 2022. Renta sa bahay na may 3.6% inflation mula sa 3.5% inflation noong Setyembre 2022. At kahoy na panggatong na may 5.9% inflation mula sa 3.9% inflation noong Setyembre 2022. Pagdating naman sa overall inflation nitong Oktubre 2022, ang pangunahing nag-ambag ay ang food and non-alcoholic beverages na may 9.4% inflation at 46.7% share. Ang mga pangkat ng pagkain na pangunahing nag-ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod. Meat and other parts of slaughtered land animals gaya ng baboy na may 11.5% inflation. Fish and other seafood tulad ng dalag na may 9.4% inflation. Vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa tulad ng kamatis na may 16.0% inflation. Ang pangalawang commodity group na may pinakamalaking ambag sa pangkalahatang inflation ay ang housing, water, electricity, gas and other fuels na may inflation na 7.4% at 20.8% share sa pangkalahatang inflation. Ang mga pangunahing nag-ambag sa inflation ng housing, water, electricity, gas and other fuels ay ang mga sumusunod. Kuryente na may 23.6% inflation. Renta sa bahay na may 3.6% inflation at kahoy na panggatong na may 5.9% inflation. Ang transport ang ikatlo sa may pinakamalaking ambag sa pangkalahatang inflation nitong Oktubre 2022
Ang commodity group na ito ay nagtala ng 12.5% inflation at 14.8% share. Ang mga pangunahing nag-ambag sa inflation ng transport ay ang mga sumusunod. Other passenger transport by road tulad ng pamasahe sa jeep na may 11.6% inflation. Diesel na may 54.4% inflation at gasoline na may 15.0% inflation. Sa 13 commodity groups, siyam ang nagtala ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong Oktubre 2022. Ito ay ang mga sumusunod. Food and non-alcoholic beverages na may 9.4% inflation, alcoholic beverages and tobacco na may 10.4% inflation, clothing and footwear na may 3.1% inflation, housing, water, electricity, gas and other fuels na may 7.4% inflation, furnishing, household equipment and routine household maintenance na may 3.8% inflation, health na may 2.6% inflation, recreation, sport and culture na may 3.0% inflation, restaurants and accommodation services na may 5.7% inflation, at personal care and miscellaneous goods and services na may 3.7% inflation. Samantala, nagpakita ng pagtaas ng presyo ngunit sa mas mabagal na antas nitong Oktubre 2022 ang transport na may 12.5% inflation at education services na may 3.4% inflation. Nanatili naman sa kanilang antas ng inflation noong Setyembre 2022 ang mga commodity groups ng information and communication na may 0.5% inflation at financial services na may 0% inflation. Samantala, ang core inflation sa bansa ay bumilis sa antas na 5.9% nitong Oktubre 2022. Noong Setyembre 2022, ang core inflation ay naitala sa antas na 5.0% at 2.5% naman noong Oktubre 2021. Pagdating sa National Capital Region, ang inflation nitong Oktubre 2022 ay tumaas sa antas na 7.7% mula sa 6.5% inflation noong Setyembre 2022. Noong Oktubre 2021, ang inflation sa National Capital Region ay naitala sa 2.5%. Ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng antas ng inflation sa National Capital Region ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 11.4% inflation at 64.0% share sa pagtaas ng inflation nitong Oktubre 2022. Ito ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Meat and other parts of slaughtered land animals, particular ang baboy na may 12.3% inflation mula sa 6.0% inflation noong Setyembre. At vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa gaya ng repolyo na may 32.3% inflation mula sa 23.7% inflation noong Setyembre 2022. Nakaambag din sa pagtaas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ang bigas na may 0.8% inflation mula sa negative 0.2% inflation noong Setyembre 2022. Ang pangalawang commodity group na nagambag sa pagtaas ng antas ng inflation sa National Capital Region nitong Oktubre 2022 ay ang restaurants and accommodation services na may 8.6% inflation at 26.0% share sa pangkalahatang inflation sa National Capital Region. Ito ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng restaurants, cafe and the like na may 8.6% inflation mula sa 5.9% inflation noong Setyembre 2022. Ang pangatlong dahilan ng pagtaas ng antas ng inflation sa National Capital Region ay ang transport na may 15.7% inflation at 8.5% share sa pagtaas ng inflation nitong Oktubre 2022. Ito ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Other passenger transport by road tulad ng pamasahe sa jeep na may 15.0% inflation
mula sa 9.8% inflation noong Setyembre, pamasahe sa boost na may 13.3% inflation mula sa 0% inflation noong Setyembre 2022 at pamasahe sa taxi na may 8.9% inflation mula sa 0% inflation noong Setyembre 2022. Sa mga pangkat ng pagkain sa National Capital Region, tumaas nitong Oktubre 2022 ang inflation ng bigas sa 0.8% mula sa negative 0.2% inflation noong Setyembre 2022. Nagpakita rin ng mas mabilis na pagtaas ng presyo ang mga sumusunod: flour, bread, and other bakery products, pasta products, and other cereals tulad ng loaf bread na may 12.0% inflation. Meat and other parts of slaughtered land animals, gaya ng baboy na may 12.3% inflation. Fish and other seafood, gaya ng dalag na may 9.8% inflation. Milk, other dairy products, and eggs, particular ang itlog ng pugo na may 13.0% inflation. Oils and fats, tulad ng cooking oil na may 23.2% inflation. Fruits and nuts, tulad ng saging na may 7.0% inflation. Vegetables, tubers, cooking bananas, at iba pa gaya ng repolyo na may 32.3% inflation. Sugar, confectionery, and desserts, particular ang refined sugar na may 25.0% inflation. At ready-made food and other food products not elsewhere classified, gaya ng luya na may 12.0% inflation. Samantala, nagpakita ng mas mabagal na pagtaas ng presyo nitong Oktubre 2022 ang mais na may 3.0% inflation. Sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, ang inflation nitong Oktubre 2022 ay umakyat din sa antas na 7.6% mula sa 7.0% inflation noong Setyembre 2022. Noong Oktubre ng nakarang taon, ang inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay naitala sa 4.4%. Sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, ang pangunahing dahilan ng pagbilis ng antas ng inflation ay ang food and non-alcoholic beverages na may 9.0% inflation at 81.0% share sa pagtaas ng inflation nitong Oktubre 2022. Ito ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod: vegetables, tubers, cooking bananas, at iba pa, particular ang kamatis na may 12.8% inflation mula sa 0% inflation noong Setyembre 2022. Meat and other parts of slaughtered land animals, gaya ng manok na may 11.3% inflation mula sa 9.7% inflation noong Setyembre 2022, at sugar, confectionery, and desserts tulad ng refined sugar na may 36.1% inflation mula sa 31.8% inflation noong Setyembre 2022. Ang pangalawang nag-ambag sa pagtaas ng inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 8.3% inflation at 6.7% share. Ito ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod: kuryente na may 28.3% inflation mula sa 25.2% inflation noong Setyembre 2022, renta sa bahay na may 3.0% inflation mula sa 2.7% inflation noong Setyembre 2022, at kahoy na panggatong na may 5.9% inflation mula sa 3.9% inflation noong Setyembre 2022. Ang pangatlong commodity group na nag-ambag sa pagtaas ng antas ng inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region nitong Oktubre 2022 ay ang restaurants and accommodation services na may 4.7% inflation at 5.0% share sa pagtaas ng pangkalahatang inflation sa bansa. Ito ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng restaurants, cafe, and the like na may 4.8% inflation mula sa 4.3% inflation noong Setyembre 2022. Nagpakita rin ng mas mabilis na pagtaas ng presyo ang mga sumusunod: mais na may 27.9% inflation,
flour, bread, and other bakery products, pasta products, and other cereals tulad ng loaf bread na may 9.3% inflation, meat and other parts of slaughtered land animals, particular ang manok na may 11.3% inflation, fish and other seafood gaya ng tilapia na may 9.4% inflation, milk, other dairy products, and eggs gaya ng powdered milk na may 7.8% inflation, oils and fats tulad ng cooking oil na may 19.8% inflation, fruits and nuts gaya ng mangga na may 4.4% inflation, vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa, particular ang kamatis na may 12.8% inflation, sugar, confectionery and desserts tulad ng refined sugar na may 36.1% inflation, at ready-made food product and other food products not elsewhere classified gaya ng luya na may 7.3% inflation. Samantala, ang bigas ay nanatili sa antas na 2.8% inflation nitong Oktubre 2022. Ang pinakamataas na inflation sa mga rehiyon sa labas ng National Capital Region nitong Oktubre 2022 ay ang Region 11 o Davao Region na nagtala ng 9.8% inflation mula sa 9.6% inflation noong Setyembre 2022. Samantala, ang pinakamababang inflation sa mga rehiyon sa labas ng National Capital Region nitong Oktubre 2022 ay ang Region 12, Soccsaryen at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na parehong nagtala ng 6.5% inflation. Kung ihambing sa inflation na naitala sa mga rehiyon sa labas ng National Capital Region noong Setyembre 2022, 11 rehiyon ang nagtala ng mas mataas na inflation itong Oktubre 2022. Ito ay ang mga rehiyon na may kulay blue. Samantala, 4 na rehiyon ang nagtala ng mas mababa na inflation itong Oktubre 2022. Ito ang mga rehiyon na may kulay green. Habang ang Cordillera Administrative Region ay nanatili sa kanilang antas na inflation noong Setyembre 2022. Ang inflation sa bottom 30% income households ay nanatili sa 2012 base year, habang ginagawa ng Philippine Statistics Authority ngayong taon ang rebasing sa 2018 base year. Nitong Oktubre 2022, ang inflation sa bottom 30% income households ay nasa 7.3%. Ito ay mas mataas kaysa sa inflation noong Setyembre 2022 na nasa 6.7%, habang 4.8% naman ito noong Oktubre 2021. Ang average inflation para sa bottom 30% income households mula Enero hanggang Oktubre 2022 ay naitala sa 4.8%. Ang mga pangunahing dahilan ng mas mataas na antas na inflation para sa bottom 30% income households nitong Oktubre 2022 ay ang mga sumusunod na commodity groups. Food and non-alcoholic beverages na may 7.5% inflation at 87.9% share. Restaurants and miscellaneous goods and services na may 5.5% inflation at 4.4% share. At furnishing, household equipment, and routine maintenance of the house na may 5.9% inflation at 3.4% share. Ang monthly data ng inflation para sa all income households at bottom 30% income households ay inyong makikita sa website ng Philippine Statistics Authority. Maaari itong ma-access sa mga links na naka-flash sa screen o sa pamamagitan ng pag-scan ng QR codes na nasa screen. Dito nagtatapos ang aking paglalahad ng antas ng inflation o pagtaas ng mga presyo ng bilihin at serbisyo sa bansa para sa buwan ng Oktubre 2022. Ang Philippine Statistics Authority ay lubos na nagagalak sa inyong paglahok sa press conference tungkol sa inflation sa bansa. Salamat at magandang umaga sa ating lahat.